Okay. So, gawin lang natin itong 8 segments. And then, natin. Hindi naman kailangan natin na necessary yung nakasakto dahil i-hopon pa natin mamaya. Kaya, itong rough na estimate ang nature nito. Tapos, duplicate natin to. Rotate natin yan. 90 degrees. Then, rotate ulit natin sila. 90 degrees ulit. Sabi natin doon. Tapos, insert tayo ng box. Kapag i-control shift, click ko yung box na to. Shift natin. Then, reset PSR. Para mix up ko siya sa gitna nito, sa cylinder na to. Para pag nilabas ko na yung box na yan, at ano pa siya, nakaget na siya dun sa cylinder na. Okay? Then, yung nating editable yan. Let's not easy. Tapos tanggalin natin itong gitna na ito. Delete natin yan. Okay. Tapos, itong likod na ito, itong area na ito, divide natin sa gitna. So, KL para cut. So, kinat ko lang yun. Then, ito sa edge mo, sub natin yun. Extrude natin pa pasok. Extrude natin pa pasok. Then, ilalim na ito, titignan natin yung reference natin. So, medyo naka-angle yan. So, pusok natin dito, itong taas. Tapos ito, pasok natin. Tapos, kailangan natin ngayon ng butas sa gitna. Kasi yung babaw na yun. So, parang magkaroon tayo ng butas doon, dagdag tayo ng segments. Dagdag tayo ng segments doon. Okay, elevate, loop cut. Natin. Tapos, itong area na to, bubutasin natin. As, dalawang, so maraming ano no, maraming way kung paano maglagay ng butas dito, yung ilog. So, yung polycircle, ang gawin muna is select natin ang apat na polygon. Then, insert, I, tapos insert natin yun. Tapos gamit yung polycircle, click natin yung polycircle, gagawin yung bilog yun. Okay? Then, saka pwede mo i-resize pa ng konti kung gusto mo i-scale. Tapos yung isa naman, kung wala kang polycircle, hindi nyo ma-install, pero na-install mo na yun. Pagkana na. So, yung isang way, kung wala kang plug-in, is select ka ng isang vertex sa gitna. Then, bevel natin yan. Bevel natin ang ano. Then, dito sa subdivision, yan, dapat mga 1 lang. Tapos, itong depth niya, ininig 100 natin. Para bilog siya. So, kung kanina, ganyan yung tsura yun, diba? So, pag minegative 100 natin, hindi bilog yun. So, meron ka na rin. Ganang din ang result mo. Ang pinagkaiba lang is, itong gantong way is kailangan mo pang i-connect yung mga dulo na ito. So, select mo yung dalawang vertex na yun. Then, MM. Ganun din dito. Pero ang end result mo, parehas lang. Matagal lang. Mas matagal lang na konti. Pero yun nga, dito, kung in case na wala ka nito. Pero ito libre ko. Ang gumawa nito kapon. Coffee, bisita nyo, coffee stock, blood spot, that JP ata. Kapon ang gumawa nito. Meron ba sa meron. Ikakapin mo lang yan sa folder ng plugins.
Bale, sama. Kumanti yata para sa preference. So, tapos mo yung preference mo. Paglabas ng preference, click mo to. Open in preference folder. Then, sama. Click mo lang yung plugins folder. Then, dyan mo i-copy yung plugin. Okay? So, balita dito. Ngayon, select natin yun. Then, insert natin siya sa as sulat po ba. As it's a order. So, natin na. Tapos, hindi natin yung sulat po ba. So, nakakumbok yun, no? Ang gagawin natin ito para bumukol na. Select natin yung outer edges na ito. Slide natin. Alt S. So, slide natin yung papalabas. Then, polycircle natin para bumilog yun. Tapos, adjust natin. Tapos, para magkaroon tayo ng definition dito, kasi may kapal yun, may konting kapal pa yun. No? So, para magkaroon ng konting kapal yan, i-fill selection natin. So, fill selection. Fill selection natin yun. Tapos, scale natin, T. Tapos, dito sa Z, saka sa X axis. So, ito yan, no? Ito yung dalawang yun. Hold mo yung control, click ko papunta sa gitna. So, nagdagdag tayo ng para thickness niya. Then, ganun din dito. Level natin. Tapos ito, nanggood natin yun. Yung pag-uwas na hindi mo natin gagawin dahil marami pa tayo dagdag, pero pag-uwas na yun dyan sa condition surface. Kaya marami pa tayo dagdag din. So, hanggang dyan lang muna yan. Balik tayo dito. So, dito sa area na to, select natin itong mismong quit na to. Alt S para sa slide, then slide natin yun. Tapos click ko ulit siya. Ayan, click ko ito. Then, slide ulit. Control, tapos click, papasok. So, purpose no, is, imbis na basta lang tayo magbutas, gumawa tayo ng puro pot pa rin. So, pwede ko naman i-delete ko isang vertex na ito. Magbutas nyo. Okay. Then dito sa harap. Magit natin yan. Tapos, extrude natin yung bakat. Tapos, scale lang natin. Tapos, mag-look cut tayo. Then, mag-look cut tayo dito. Tapos, punta tayo sa polygon mo, select natin itong ring set na yan. Then, store natin siya papasok. So, yan na yung pinaka base mesh natin. So, base mesh pa lang yan. Ibig sabihin, magdadagdag pa tayo ng detalye at impyumpe. Importante dyan is nabubuo natin ng unti-unti yung mismong pinaka-structure natin. So, click ko to. So, ito siya. So, pagsasama-samahin natin yun. So, iba yung mga parts na yun. So, ito. Ito yung gawin natin parent. Hindi natin yung good. Okay. So, pakpa to sa ilalim yun. Ito ito na eh.
ahorita más rico. Tapos, gawin na lang natin, i-clone na lang natin to para kung mito siya. So, gawin na yung cloner, no graph, cloner. Then yung cylinder, gawin natin doon sa loob ng cloner. Tapos yung cloner natin, gawin natin tong radial. Okay? Tapos gawin lang natin tong 4. Tapos yung radius, saka natin siya tiptay ng gasal. Makuha natin yung effect kanina. Base piece pa lang yan. I-re-refine pa natin yun. Okay? So, yan yung base mesh ng mismong thrusters natin. Tapos, sunod natin is yung usok. So, ang gawin natin dito yung part na ito. Hanap tayo ng mga itsura mo. Actually, parang cheating na ako. Kasi nagawa niya. Nagawa niya yung mismo body. Dapat ang preference lang natin at yung drawing na. Saan ba yun? Wala. Kung magpakita. Yan! Ang dapat. Ito yung gagawin natin naman. Ito part lang ito. Huwag muna yung ito lang. Yung part lang. Diyan. So, ito. So, natin yun. So, ang titignan mo is part siya nito pa rin. Part pa rin itong body na ito. I-mixture lang siya kapalabas. Ibig sabihin, dito mang gagaling. Diyan tayo dudugtong. Ngayon, para ma-retain yung mismong procedure nito. Pag oras na nag-extrude ako dito, nahihirapan ako dahil ko-offset ko mula sa gitna. Diba? So, paano ko pupunta sa gitna nito? Paano ko itong axis, paano ko siya ilalagay sa gitna ng mismong object nito? Axis nito. May kaso na sa loob tayo. Pag nasa labas ako, nasa center siya eh. Kaya pag nasa loob ako, nasa nandun, naka-offset ako. Nawala sa gitna. Nuro ko na sa inyo. Kalimutan. Nasa na. Hindi. Itong axis na to, paano ko gagamitin na imbis yung axis ng selected, dapat axis ng mismo object na rin. Wala mo, nakalimutan na kagad. Hindi. Nasa loob na tayo eh. Dapat yung sinasabi mo, reset PSR, na kung nasa na, kung object ang pinag-usapan natin, gagana yun. Eh kaso dito, sa case nito, nasa sub-level tayo eh. Nasa segment tayo. So, ang solution mo dyan is, yung mismong ito, yung axis na yan, i-right click mo yan. Kahit alin dyan sa mga axis ha. Kasi pag dito tayo nag-right click, tools ang lalabas, diba? Pero, pag sa axis tayo nag-right click, ito lalabas. Yung axis coordinate. So, meron tayong option. Ang gagamitin natin. Kung either normal or no. So, sa case natin, ang kinokontrol natin is yung axis, di ba? So, huwag natin gagalawin itong axis naman ng ito. Pero, meron tayong selected eh. So, yung axis naka-center sa selected. So, yung sabihin, pag clinical object, ayun, napunta sa gitna.
ginamit niya ngayon na reference is yung object origin. So, sabihin, pag nag-press ako ng pin, mag-i-scale ako, at mag-i-scale ako ngayon, dito sa dalawang to, access na to, magandang niya, distribution niya. Diba? So, pwede ko na ngayon ibalik yun doon. Balik ko na sa selected ko. Wala nang kaso yung pwede ko na ngayon siya iusok pa palamas. Ituro ko na sa inyo. No, saan tanda pag gagamitin mo yun, yung icon na katabi ng XYZ, hindi ko alam yung right click sa icon. Ito? Yeah. W lang. Click. W yan, pero yan, object yan, hindi yung sublevel. Object lang to, object lang to yung sublevel. So, for example, tignan nga, kanyari ko ako pag yung document. Tignan ko ang ceiling dun. I-rotate ko to. Rotate ko ng alanganin yan. So, ang axis niya, nasa object, di ba? Tignan nyo yung axis, nakasunod sa object. Press ko W. Pumunta siya sa world. Kaso, yun nga, nadalawa yan. Sa model level lang yan. Eh, press ko C, punta ako sa loob, double click ko itong, ano na ito. Na-selected siya. Kunyari, for example, kung ito lang dalawang selected ko, ito lang yun. Dito lang yun, oh, nagbabago, depende sa class ng selected. Pero, kung, kunyari, select ako dito, itong dalawang kunyari na ito. Yan. Gusto kong mapunta itong axis sa gitna, right click ako dyan, then object. So, right click. Ulit, selected. Ngayon, saan nandun yun? Oo, nandito sa axis, nag-right click mo. Eh, saan nandun dito sa lupa? Saan sa interface yun? Saan napupunta? So, kung press ko itong move tool, punta ka sa modeling axis, ito yun. Shortcut lang yun nandito. Pero ito yun. So, pag pinayos ko kahit rin dyan, rotate, move, tool, scale, lahat yan meron. So, in case na nakalimutan nyo, saan pupunta nyo? Press nyo to, punta kayo sa modeling axis. Okay? Ano ito? Ito lang boss. Kala ko, ginawa ko. Ano yung boss yun? Ngayon, ang gagawin natin is ito. Yung isang bilog na ito. Nalagay natin dito yan. Kung gawin natin, gawa tayo ng sphere. Tapos gawin ko itong, imbis na hexahedron, ang gagawin kong type ng sphere is yung standard. Bakit standard? Kasi, kung titignan mo yung hexahedron, yan, hindi siya perfect. Ang perfect ito, yung nasa gitna. Perfect yung nasa gitna, yung circumference na gano'n, magkakot na gano'n. Kaso yung ibabaw ito, hindi. Ang pangit, hindi even. Pag sinab-divide mo yan, hindi maganda yung perfect circle na lalabas eh. Although may solution, ang gagawin mo is, press mo C, i-select mo to, select mo ibabaw, pupuli circle mo para maging perfect yun. Eh, kasi magaganong ka, biyang gawin mo na lang, piliin mo yung standard. Perfect na yan. Ang pinagkaya pa lang ng standard, hindi siya quad sa ibabaw. Ayun, kayang gin. Pero ang kailangan lang natin kasi is yung kalahati. Kasi yung half lang na yun, yung half ito.
yung cup lang naman na yun ang gagamitin natin. So, test ko na si dyan. Kunin ko na yung kalahati. Field selection ko yun. Then, HB delete ko. Para pag-oras ng sinap, divide ko yan. Maganda yung bilog mo. Pero, yung ibabaw na yung malik na yun. Ito. Kasi triangle. So, hindi dapat triangle yan. So, gagawin ko dyan. Easy. Nalagyan ko isa sa gitna. Ngayon, saka ko tatanggalin yung triangle na yun. Baba akong konti. Maganda na sa division. Yan na yung cut. Okay, then, adjust natin ito. And eye ko para hindi ko makita yung guard. Nakita ko yung mismong end result. Then, gawa tayo ng torus. Ang palaka insert ng naka-hold yung shift, tapos reset PSR natin. Yes, heal natin. And edge split para lumabas yung segments. Tapos yung mismong labo na mata. So, yung pipe segments, ito, tama lang kasi nakasabdivide pa. So, 8 din to. Ayan. Pero yung mismong ring segments, gawin natin 32. Ayan. Gawin natin 32. Tapos, ang gagawin lang natin is, ito, di ba, may mga gatla eh. Diba? May gatla-gatla sa gitna. So, yun. Para natin lalagyan ng gatla ito. Usually ko isa-isa. Nagpa-blanko. Dito, di ba? Oh, tama. 16. So, ang gagawin natin is, wala tayo sa portion, di ba? So, dalawang pira, dalawang set. Napam. Hindi pwede. Hindi pwede isang set. Pag nag-sold mo yun, di-multiply mo. Di, paano yung gitna? Paano yung mga shrink? So, press ko na yung seed yan. See? Select ko to, select ko yun. F, U, F, para sa yung field selection. Then, delete ko na yan. Tapos, UV para ring selection. Tapos, select ko to. Tapos, D, extrude. So, wala na ito. Then, roller. Tapos, radial ulit. Then, zero to. Tapos, mali lang yung plane natin. Tapos, 16. Yun! Okay. Malit yung mata? Malit ba yung mata? Hindi kaya natin yung mata. Galing natin yan dyan. Nakaya natin sa mata. UFO no? Pwede ba naglagyan ng wiggle yun? Nailagyan natin na. Pwede nilipat ko niya atin. Break. Nagyan ko ng position. Tapos gawin ko ito ng 30. Tapos 1.
tapos So, balik na tayo dito. Balik natin yan. Since tayo na natin. So, precise natin yan. Balik natin doon. Take note, hindi pa ito yung ano. Kumbaga, face mesh pa lang ito. I-re-refine pa natin yan. So, tanggalin ko muna naman yung subdivision surface nito. Tapos, siyempre, alam mo naman nakapatong lang yan dyan. Pag-print mo yan, kung gagahat yung 3D printer, nalaglag yan. Hindi nakatas. So, siyempre, dapat isipan mo naman para pa-touch dito yan. Diba? Ngayon, paano natin i-touch yung dito? So, ibig sabihin, kulang ng detalye na yun po. Ito tayo doon sa dito. Dagdagan natin ang detalye. Okay. Tapos ang gagawin natin para procedural pa rin tayo. Ang bumutasin natin is itong portion na ito. Alam niyo siguro na nangyayari bakit yung bubutasin natin. Sige natin yan po kasi para more or less meron tayong kontrato po. Then, inset. Inset natin na yan. Yan. Oops! Hindi siya misakto. Tapos yan. Tapos natin ito. Scale natin konti. Then, inset natin yun. Mas extrude natin. Isa pa. Then, another inset. Ito, lagyan natin ang slide natin mo. Para pag-oras na nalagay namin ito. Perfect na yun. Ngayon, paano natin ulitin ngayon sa kabila? Walang problema. Diba? Eh dito. Copy your progress. So, tapos dito, detach natin. Parang sa left guy, mga gagamba sa utak. Sa? So, dinilit ko to. Dinilit ko yan. Yun lang? Tapos? So, tumuli natin ito. Ayan. Selection natin. Ay. Okay. Shift mo lang. Okay. Then, ngayon mo na. Hindi agi pa naka ano. Pangkoy ko po nakakabit. Detach mo natin. Detach natin. Kalimutan yung detach. Yeah. So, naka-detach na yun. Ibig sabihin, pinabi mo na siya yung foreign blade. Napapansin ko pala yung radial natin. Nagagay tayo yung nagre-radial. Tapos, masiyo ko. Set as default na natin. So, yun na. Ulit na. Ganda yan. Procedural. So, click natin yun. Nasaan na yun? Ano yun? Ito ba yun? Saan napunta? Ah, yun. Nasa loob. Ngayon, ibig sabihin, nasa loob siya.
Pasok naman, di ba? Uy! Connected pa. Ayos. Inglis, Inglis. So, ito ngayon, ang problema natin na lang is paano siya kukonekta ngayon dun. Ibig sabihin, itong mismong spear natin, NG tayo. Yun. I-extend lang natin sa loob, papasok. Hindi na naman siguro mapapansin. Yan. Tapos, ipapasok sa loob. Then, lag pagawa. Then, i-cup na lang natin yung lalim yun. Tapos, divide natin yan. Para quad pa rin tayo. Huwag na huwag natin kalimutan si quad. Tapos, bevel natin yun. Bevel din natin yun. Para pag oras na pinasok mo natin siya doon, so, ibig sabihin, ito, precise na lang natin ito. Ibig sabihin, ito ba, pwede ko nang gawin child nito? Or kailangan ko ng another cloner? Hindi, pwede na. Saan siyang butas? Ito. Ay, hindi na kasi pwede na siya ito kasi isang cloner lang natin. Ito? Lagyan ko lang dito. Ito ba yun? Teka, tingnan natin. Baka mali. Okay, yun yun. So, ito, ang gagawin mo dyan is pag nilagay ko siya dito sa hilera nun. Uy! Sa ipapriority siya na sa taas. Ito. So, anong gagawin ko? Alt-G. Oh, may null na. Sir, dapat pares na sa null na kasi nakapunan. Pares na. Ay, na-null ko rin to. Null. Out G rin dyan. B. Pwede nyo silang dalawa na sa isang. Nasa isang. Yun. Oop. Ah. Hindi mo yung desize ng pampil. Ang exacto siya. Uy, may mata na ako. Pero yung mismo sa pinutungin natin, yung size natin, tapos yung mismo ibabaw ng spear na yun. Itong mismo nasa ibabaw masyadong yun. Matalo. Select natin yun. Natin ba? Labas natin siyang gumawa. Para pag oras na loob. Pero, ganun siya. Kapatong na. Okay! Ano yung mga? I-drag mo yung ano doon, yung null mo papunta doon. Yung snapshot. Bale sa gawa ka na, pero di, makakapit mo yung reset PSR sa gawa. Hmm. Tapos kunyari, tignan mo, kunyari. Copy na. Wala yung bahala. Ito. I-finalize ko na to. So, isang object na yan. So, what if lang, kunyari, for example, gusto mong magkaroon ng, ano dito, null. Sa point na to, di ba? So, gawin mo lang is null. So, ito na yung null mo, di ba? Ang null mo, by default, dot. Okay. So, pag-clinic ko ngayon ito,
itong snap settings na to. On ko lang yan. Vertex snap. Then, drag ko lang siya. Papunta doon din. So, sabihin, nandun na yung signal. Ngayon, gagawa ko ng cylinder ko kunyari. Gusto ko ngayon, ma-reset PSR itong cylinder doon sa nal, di ba? So, lagay ko sa loob noon. Then, reset PSR. So, yun na yun. Nandun na siya sa nal. Siguro sa yung yun na yun? Yung gusto mo i-PSR, reset PSR, yung object mo sa plane or sa basta vertex na work. Sa plane passing point na yun. Basta gagawin mo yun. Okay? So, ano yung mga yan? Break tayo doon. Saan na tayo? So, punta tayo dito. So, ano pang... Hali. Ito? Ano, ilikot ko lang yan. So, ito. Yung cloner. Saan ba yun? Ito ba yun? So, yung cloner. Gagawin ko lang is, rotate ko lang. Kulang saan? 180 mo lang yun. Parot na sa likod. Kasi, ewan ko kung nandito. Saan mo dito? Nandito kaya. So ito, ito yung naka-rig, no? Naka-rig, ito yung naka-rig na version. Ayan. So sabihin, mag-click ko ito. Automatically. So pag nalala, automatic na lumili ko. So yan ang proper na rigging. Isa lang gagalawin mo. Gagalaw na lang. Pupusan mo. Pero, meron ka pa yung option. Meron ka pa rin control din. Meron ka pa rin control din sa mga ano, mga sub-levels mo. Okay? So yun, ganyan ang rigging. Then, ito pa meron ako. Hanggang kung meron pa rin yung rigging. Yung panalagyan ko. Ando sa isang pa. Wala ko. Wala yung supply. Sir, yung model na ginawa mo, pare, hindi siya nakabay. So, hindi yung may mga parameters pa rin. Ibig sabihin, masyadong na-exam. Pero may mga floaters na, for example, yung sa Instagram. Ito. O, napansin ko sa meron ko na doon sa reading, independent ba siya sa clone na nakalagay niya? Hindi pwede ka maglagay ng link sa isang poster? Hindi. Kung for example, gusto mo na siyang per thrusters na kahiwalay na, so sabihin, dapat kada isang thruster, isang object. Okay. So, kung kada isang object, ito yun, di ba? Ito siya. Ito yung kunyari. Ito din na natin. So, yan yung thruster mo. Isang set yan, yung thruster na yan. Pag prenes, clinic ko yung cloner, prenes ko siya. Woo! Dami kong thruster! Pwede mo na yun siyang i-ring isa-isa. Okay? Daming kagulo sa mundo. Okay, so ang sunod natin si Bic. Pero siyempre
dapat ito sarado. Di ba? Tapos itong portion na to parang masyadong tumayo, tumayo. Ito medyo malapit, masyadong nakalayo. So ang gawin lang natin is yung mismo nal. Ano yung nal? Ah, nandun sa loob. So i-contrasize natin. So kasi pag nag-move tayo, ganito. So punta muna ako dito. Wapos sa pinas po yan. Pag hinold ko yung shift, nagalaw ako, di ba? Pag nag-hold ako ng shift, by tens, di ba? Ten ba? Matama, ten na. So, paano mo ibabaguhin yung mismong snapping mo na by tens? So, sa case nito, for example, gusto natin mas resize ng konti, siguro. At least, 1 cm ang kada shift natin. So, punta tayo dito sa attribute manager natin. Dapat kasi per file yun, yung setting na yun. So, punta tayo sa attribute manager natin. Punta tayo sa mode. Then, punta tayo sa modeling. Sa modeling, meron tayong tinatawag na quantize nito. Ito siya. Kaya sabihin, sa ngayon, ang default is 10 cm pag hinold mo yung shift. Maglalock siya 10 cm. So, for example, gawin ko 2.5. Ito, eh, parang 2.5 din. Ito, gawin ko 5%. So, yan. Huwag mo i-check to. Kasi pag chinek mo yun, kahit hindi ka mag-shift, nakalock na yun. So, dapat, huwag mo na yan. Kasi, may enable mo na yan pag hinold mo na may shift. So, huwag mo na i-check yan. So, naka 2.5 tayo na yun. So, ibig sabihin, itong plotter na to, yan, pwede natin siyang i-move ng tig to 2.5. Yan. So, anong purpose to? Bakit ko siya quinantize? Para ibig sabihin, pag oras na inusog ko itong portion na to, yan, para pag inusog ko ito, pupunin ko lang yung mismong vertex na yun, yung group ng vertex na yun. Huwag sana makaselect ng iba. Yun na. Ang tinamaan ng iba. Okay? Sila lang ba? So, pag pinantize ko siya ulit. So, 1, 2. So, sinasabi ng iba, i-affinitin mo po din yung hangot ng yun. Ayan. So, nag-usog natin. Ngayon, alam natin accurate dahil automatic weld siya. Ibig sabihin, accurate yung ano, vertex mo, hindi siya walang naligaw. Pero kung hindi mo kinantize yun, ako po, paano mo yan? Pahirapan yun. Pahirapan na i-exacto yun. Tapos, gawin natin, yung mismo to, gawin natin is, huwag natin kung then, maglagay tayo ng support edge to. Tapos, same sa ginawa natin kanina, itong object, para pag nag-scale ko, ano dyan? Andito na. Siya pa. Tapos, M, Q. Mayak, di ba? Diba? Kasi, hindi siya ano. Hindi siya makasimetry. Kaya lang natin yan kasi hindi pa natin yan. Pagpasok lang para natin. Pagpasok pa lang natin. Ang nangyari. Matagagan na. Ibig sabihin, dapat ano na yan. Ito ka ulit. Select kita. Kapag, ito na.
Tama lang. Tama lang talaga may iwan ng pagay. Umayon mo niya, umayos ka dyan, umayos ka dyan. Pero, kulang eh. So, yung sabihin ito, yan. Sa kulang nga tayo ng adjustment. So, likely tayo, okay, then, ayaw natin. Kasi, bubutasin natin yan. Bubutasin din natin ito. Sigurito mo ito. Ayun. Kasi yan yung tatamaan ng ano, tentative. Okay, so usog natin to, maling po. Slide natin yun. Para meron tayong space para pagpasin yung pagpasin din po. Ay, na-stop! Okay, tapos na yan. Ito na ito. Okay. Ngayon, gawin na natin itong beat na ito. Paano magagawin yung beat? Kaya nyo na dapat eh. Dapat tapos nyo na. Alam nyo na yung procedure eh. Nakuha! Kaso, ano yun? Ito, okay, cylinder. Eh, paano ito? Mukhang pangunang beat na. So, ang gagawin lang natin is kukunin natin yung kalahati ay 1/4. So, ito lang. Hinabi kailangan yung iba. And then, extend natin dito. Extend natin dito. Okay? Then, sa baba, extend natin pababa yun. Tapos, size natin siya. Resize din natin ito. Tapos para ma-reshape natin na wait, yung ano siya, i-reshape na lang natin ito. Pagtaga natin ito. Zoom natin ito. Okay. Paano lang natin siya.
sobrang madaming nabis. Tapos, later na natin yun. Then, saka natin i-shape na lang. Ngayon, paano mag-reshape ng mabinisan? Kasi, sa case nito, ang ginagawa natin is select, galaw. Select, galaw, select, galaw. Diba? Minsan, pag sobrang dami na yan, sobrang complicated, ang tagal ng process na yun. Ngayon, ang gagawin natin is select natin itong gitna. Select natin yung symmetry natin. Punta tayo sa speed. Then, punta tayo sa variance. So, ang gagawin natin is right click, then brush. Okay, brush. Tapos yung brush natin by default ang W. So, kung ano mag-resize, punta natin yung middle click. Then, click natin. So, yung mismong brush size niya, yun yung effective na lahat ng tagamakan niya. Yan, adjust niya. Okay? So, sabihin, pwede yung adjust niya. Mas madali ako makulma. Kesa yung sabay-sabay na siya. Hindi, kahit sa polygon mo. Tapos, size natin yun. So, tukad na! Tapos, ano nang sunod? Ito. So, ang ginawa ko lang doon, so dito yan, di ba? Dito sa portion na to. So, maglagay na lang tayo na torus. Rotate natin yan ng 90 degrees. Rotate natin doon. Size natin yan. Kaya natin itong yung ring segments kaya natin 12. Tapos yung size natin doon. Ayan. At biglang tumalun. Tapos, ayan siyang size. So more or less, yung dito siya pandan. Kasi dito yung kakabitan. So doon siya, dito natin kasal pagkita. So parang lalabas na parang kabilang lang talaga siya. Parang may upa. Ano yun? Ano yun? Yun yung base. Ang ginagawa natin, yung kakabitan. Kasi, yun ba yun? Ayun. Ayun. Kasi, hindi natin basta lang nilagay doon. So, meron pa siyang support na paiko. Okay? So, ito yon. Actually, nung unang minodel ko, ito. Wala talaga yung ring. Wala sa plano yung... Yan. Wala sa plano yun. Ganun lang talaga dapat yun. May kaso naisip ko, hindi mukhang totoo. Nagyan ko dapat ng ganun. Pero, kung pwede ka nang makalusot niya, hindi mo natin dito. Ayun nung natakpan. Ayun. Wala ko nila ako nito. Ayun. Tatamaan yung banda niya. Hindi, meron naman limit yan kung hanggang saan kampo ka eh. Hindi naman siya yung gaganon yun. Pagka gaganon lang naman siya.
pag gumano na sad. Basta pasok ka lahat ng tubig, lunod yung pilot. So, sunod natin is another Taurus ulit. Then, rotate natin to 90 degrees. Tapos, silang dalawang Taurus, isolate natin sila. Tapos, yung mismo nasa lupa, akit natin. Masawa natin sa resize. Tapos, ito, di ba 12? Ito, 8. So, baguhin din natin yung para sakto. Para magandang division. Para pag oras natin nag-subdivide siya, sakto lang siya dun. Tapos, ilan yun? 1, 2, 3, 4. 4 lang ba? 4 lang. Hanggang dyan lang ba tayo? Ayaw nyo lang. Ayaw nyo nito? Hello? So, 8 dapat yan. Pero, ang gagawin lang natin muna is yung isang piraso. So, ang gagawin lang natin dyan is ito lang. Yun, isang part nyo. Ngayon, kaya ko lang kinuha yung mismo circumference nito dito para ito, ito yung kakaligutin ko na. Okay? So, paano natin gagawin ito, itong portion na ito? Wala yung ito. Wala. So, yan yung portion na yan. Parang imagine nyo ba kung ito na? Imagine nyo kung ito parang pinaretsura. Kasi ang gusto kong matrain yung is yung matanong. Pag tinignan isang tanong, yung isang object na ganito. Parang mati-visualize yung nasa isip ko yung ano yung wireframe? Diba? Ano yung magiging wireframe? So, paano ang turo nito kung ito tinignan? Paano yung wireframe niya? Tapos kung ako, so, ganun yung turo niya. So, pag natin-train na yung mata mo, pag oras na magkaganyan pa, pag nakita ka ng mga tulad niya, mga tulad nito, pag tenta kayo na ito, mahirap mo makagad sa isip mo kung paano mo. Nakikita mo kagad yung visualize mo na kung ilang divisions na ang kailangan mo para mapuuhin mo yung 10 pa kailangan. So, ganun din dito. So, for example, ito. Taurus to. Taurus to. Pero, i-divide ko lang ng ilang piraso yun. Para makuha ko yung then, siyempre, hindi lang tapos yan. Paano yung connectivity nito papasok dun? So, another pag-aisipan naman yun. So, kung meron ako, may Taurus ng ganyan. Tapos, nandito yung mismo mechanism na ako matatang. Parang shell lang siya. No, parang shell lang din siya. So, paano nga naman ngayon yung connectivity nito papunta sa Taurus mo ito? Ano din siya. So, ang gagawin mo, kung ako, i-cross na ito eh. Aba, pwede yung parametric object na mayroon kong position ng gano'n, cross din na. So, iba ang spear eh, gano'n din. So, sabihin, yung spear na ito, kasantak ko rito,
meron akong course doon. Ato, ganyan. Dalawa yun eh. Dalawa yun. Pwede ko kami i-base ngayon ito. O may joint na ako. So yun yung way of thinking na hindi mo kailangan ng blueprint. Baga sa mind mo ina-assemble ko, yung mismo problem. Wait, yung sakit ko, ang lakaya-kaya. Tatrigin eh. Eh, paano pag yun nga? Pagawa sa sketch pa. Yun yung internal thinking na gagawin mo. Paano mo i-assemble yung mga parts. Para alam ko paano mo i-assemble. Yun, hindi na record. Kaya dapat na lang. Kala mo siya sa screen. Sino, mag-drive video ka. Para yung video na sa akin. Yan, so ibig sabihin, nabas natin yung parking. So, yan. So, dito, sa part na to, pwede kong kumonekta ng spear dito sa ibabaw. Diba? So, ibig sabihin, Storos, Altwin Shift, click ko yung spear. Reset PSR. Then, i-resize ko lang siya, more or less, para software ko siya din sa kapat na yun. Yan. Then, press ko na yung C ko rin sa spear. Then, ang gagawin natin is connect and delete na natin siya. Tapos ang gagawin natin is sisilip natin itong area na ito. Sisilip ko rin ito kung bago na ito. NG tayo. Then, click. Tapos, kunin natin yung parang ito. So, pag oras na sinabdipide ko na, bridge. Diba? Pero teka, mali tayo. Napatay ko muna. Bridge ulit. Kasi, dapat ito, dinuplicate ko na yan. Pag-open yung image yun. Para pag-oras na, sinito ko itong area na ito. Pag-open yung image ko yan. Oops. Ano gagawin siya? Meron ba ito na dyan? Mag-iso ka. Medyo na eh. So, ba't ako dinuplicate ko na ito? Kasi para meron na ako paggagawin dito nga, wala. Diba? So, diyan pa lang dahil mga sa sketch. Ang isip ko lang. Ganun na lang yung gagawin. So, simula dyan, yung spear na yun, yun na yung mismo base yung mismo dito. So, meron lang yung base nun. Then, see ko na yan. Then, nagkaroon ko na yung loob na yun. So, yan. Uy! Ibig sabihin, pwede na magkakita ko. Tapos dito, pag-click na yun doon. Or, teka, hindi. Ang gawin natin ito is, duplicate natin ulit yan. Lagay ko na yun doon sa mga yun. Join. Mali. May mali na naman ako. Kasi dito, kinanggal ko na. Pero dahil
okay lang, dahil buo pa rin naman yung axis eh, hindi naman nagbago yung axis. So, ibig sabihin, maglagay na lang ang SPN. At SLP, SRP, SSP. Then, dito is idudugtong ko ngayon papunta dito. So, bubutasin ko ngayon ito. Diba? So, butasin ko ngayon yan. Ito po. Connect ko na yung dito. Tama? Then, select ko ito. Extend your room. Natin yung dyan. Tapos, select ko ito. Tapos, hindi ko naman siya pwede i-bridge dito, di ba? Kasi walang laman. So, gagawin natin. Gagawin natin yun. Tapos, stitch natin siya. So, right mid or MP. Tapos, stitch and sew. Gagawin natin. Ibig sabihin, yan, medyo may super lang po. Puro quad, ba? Na, paano natin ngayon na gagawin na talagyan na natin ng thickness? Diba? Yun ang sunod ng problema, paano yung thickness? So, ang gagawin natin is select natin to. Select natin yun. Yan. Press natin T. Scale natin, papasok. Okay. So, scale natin, papasok. Ngayon, para tayo magtatay, para tayong gagampa. Ayan, doon. Isa, sa gitna. Isa pa uli. Tapos, papasok naman doon. Isa pa uli. Bakit ganon? Quad, quad. So, quadrat, another set na yon. So, pwedeng bumilog yun. Ganon din dito. Ngayon, ang gagawin natin, naman selected yan, select natin ito. Stitch and sew ulit. Ayun. Tapos dito sa kabila, yan, itong portion na ito, pwede natin i-cup na lang natin yan. Close polygon hole, close polygon hole. Tapos gamit yung mismong polygon pen, right click, polygon pen, i-cut natin yung cut din natin to. Cut din natin doon. Cut din natin to. Tapos, adjust na lang natin to. Slide natin sa gitna. Ito, slide din natin sa gitna. Ito, ibaba natin to. Para bumilog. Tapos, adjust natin yun. Scale natin po kalukas. Uuna ulit siya. So, pwede natin scale ito pa pala basa eh. Hindi lang. So, more or less, ang ginagawa mo dito is yun nga, para kung kumbaga sa ano, parang nagpapasta. No, pinapasta niyo yung butas. So, yun natin din yun. Susundan lang natin yung curvature ng mismo labas. And para matest natin, is lagyan natin sa finished surface. Okay naman. So, first of all, arm. Tapos, di ba yung mismo ano, is meron akong puntil dito, meron matatanong. Meron siya parang important na matatanong. So, ang gagawin natin is, sileselect natin ito. Ngayon sa polygon mode, select natin ito. Then, extrude natin ito.
tapos saka natin i-adjust siya. Click natin yun. Tapos, itong part na ito, select natin yun. Adjust natin. Try natin ulit. Puro quad tayo. Ganda ng distribution. Ngayon, bakit ganyan? Bakit nilagyan ko agad ng ito? Ba't mayroong ball joint dito? Kasi, pag oras na dinotikate ko ito, nilagay ko ron. Sakto yan doon. Para pag nakagin siya, isa lang duduplicate ko, parang nagano na siya. Parang daliri, parang joint na. Okay? So, pero hindi ko dyan. Maalim na kami. Select natin ito. Masyado malaki yung button natin ito. Tapos dito, divide natin yan. So, natin ito. Medyo konting style. Konting gandi. Okay. Ngayon, paano natin ilalagay ngayon ito? Dito. Nawala na yung original natin. Siguro isipin nyo, dapat nag-iwan siya ng isang null doon. Para doon natin i-paste. Mali. Hindi. Hindi pa rin yun. Kasi, talagang dadating at dadating kayo sa portion na ganyan, lalo na pag ini-export nyo na papalabas. At i-re-ring import nyo ulit. I-re-ring. Kasi yung process natin, class natin yung model, gagawin natin siyang high-res na poly, i-export natin siya at isang buong mesh. Pag buong mesh, lahat ng joints mo, lahat ng pagdigtungan mo, mawawala yun. So, dapat meron kang way na para i-retain mo yung bawat joints. Ano. So, normally, dati ang ginagawa ko, is yun nga ganun. From, umpisa pa lang, nag-iiwan na ako ng parang breadcrumbs ko na nag-iiwan na ako ng nal ko dyan. Pag in-export ko, hindi ko isasamin na i-export ko yung mesh. Pag i-import ko, eksakto naman yun, hindi magbaba yung coordinates nun. Kung saan nandun siya sa workspace, pag i-export mo, pag import mo ulit, nandun pa rin yun, naka-impact yun. So, ibig sabihin, yung position ng mga nals, isang doon. So, kakalasin mo siya ngayon isa-isa, i-split mo ngayon sila. Pag na-split mo ngayon sila, ipe-parent mo sa null. Yung bawat nga ngayon, yun ang pe-parent mo ngayon. So, yun ang ngayon yung break mo. Dati yun. Kaso, yun nga, naisip ko, ito ang papakahirap. Pwede ko naman i-select ko. Dala ko niya. Then, punta ko dito. Axis center. Tapos, lagay ko lang dito, selected points. Di ba? Execute natin. Di ba? So, ang sabihin, pag nilagay ko na siya dito, hindi ko ito. Ayun, ayun. Oh, ganda siya. Yan, i-snap natin. Diba? I-snap natin dapat. So, ito siya. I-snap natin dito. Para isakto yung parang bullet joint niya eh. Exacto mo para umiikot kayo. Walang problema. So, ang gabi natin is, kung natin siya enable snap, then, imbis na, auto snap, fully snap. Mm-hmm. Then, click and drag, pop, salpak doon. Balik pa yan, oops, hindi siya, nag-snap doon sa vertex na yun. Kasi nag-snap tayo, kanyari, so, mag-snap tayo dito sa vertex na yun. Kung naka-enable na 3D, i-snap natin, maalaman tayo kung, for example, kung naka-enable na. I-snap ko yun, nakagay na dito. Yun,
So, dapat ito. Password ito. Okay? So, ibig sabihin, sakto na yun. Ilan ba yan? Tatlo. So, another bit. Punta ko rito. Ulit-ulit. May boss na. Then, hindi lang dapat. Tapos, control click drag. Sakto na yun. Then, click ko ito. Lagay ko doon. Click ko ito. Mali. Ito muna dapat. Ayan. Tapos ikaw. Para pag nilagay ko ito, musod siya doon. Musod siya doon. Musod siya doon. Click ko ito. Ayan. Ngayon, nasa na yun, yung Taurus, nawala na sa eksena. Nandiyan pa ba yun? Ayun! Nandiyan pa! So, click natin si Taurus, click natin ito. I-chat natin siya sa Taurus. Para pag, yun. Kaso, ito na naman, mali. Access nito, mali. Oops. Okay, so paano gagawin? Select natin yung edge. Then, control, click sa points. Enter access to. Dito na siya. Yan, ang pagandaan yan, dahil binerit na natin, pag ako na nag-a-adjust tayo, parang may armature na talaga. Exacto. So, meron ka lang. So, kanya natin gawin ulit ito. Tatapos na ako. So, ang gagawin natin lang is unlit, graphic view, CMS, control click, turn clock. Diba? Ito na yun. So, ang gagawin natin sa clock, isolate natin yan, is itong portion na to, select ko yan, liitan ko na yun. Tapos, saka natin i-adjust unti-unti ito. Tapos ito, naligaw ang axis ko. Gusto ko i-scale siya pag ganun eh. Yung double yun, ayaw din. Maliit din eh. So, paano ko na naman siya exacto dito? So, kung for example, itong portion na to, double ako. Hindi oh. Gusto ko yung mismong arrow, exacto dun sa area na yun. Yung bagay na gawa, i-click yung air. I-click yung gitna. Hindi sa kanila, igaganon. Mali. Hindi dapat ganon. So, undo natin. So, select ulit ito. Hindi mo right-click. Imbis na axis, which is yung axis na yun, ito pa, normal. So, normal, yun lang. Sa akin na, gusto mo naman. Okay, kabalik natin yun. Six. Ngayon, masyado atang marami. Gusto lang natin.
Ano yung tinuro ko nina? Yes? Madali? Need to be. Ano? Hirap ang bagay, pero paraan. Ang galing natin yan. Oh! Ano ba tayo? Inimitri ko, ano tayo, wala tayong problema sa alignment natin kanina dahil mga mag-inig tayo. Okay, kaso object, oh, tabingi. Di ba? Tabingi. So, parang kami, hindi diretso yan. So, inimitri ko, naka-selectan yung normals. Kaya wala tayong selected na normals kanina. Selected na natin po. So, hindi tayo sa points ulit. Okay, tama yan. Okay, kung may mga points na yan. Kaya dapat meron tayo. So, punta tayo sa portion ng mode. Share natin ito siguro. Okay. Then, try natin execute. May natin tama. Hindi mo tayo. So, kung ayaw sa smart mask, meron mga option dito. Meron pa selected page. Or, wait. Execute. Kasi, nakalay na siya sa word eh. Ngayon, nagka-reach-reach lang yung panatakan niya dahil mupunta ka, diba? So, ibig sabihin, pag nasa labas na ako, nakalay na sa word yun, diba? So, pag pinipress mo ang sabay, nakalay siya sa word. Pero, ang kagandahan niyan, kasi yung pupunta ko sa sub-level, dinilit ko ito at nag-symmetry ko. Sabi ko. Then, tawag dito ulit. Kaya yung sobrang ito. Try natin yan. Try natin ito. Then, right click to brush. So, natin natin. Use of hand. So, ang kulang pa natin is yung gitna nito. Oops, at yun ang nakalimutan natin. Noong nag-symmetry tayo, hindi nakaklump to. Nag-brush tayo. Nag-brush tayo ngayon, yun, na-deform mo. Nawala sa alignment. Paano may babalik? Double-click mo yan. Wala ka sa alignment. Eh. So, ang gagawin natin is force natin ito. Select natin mo. Then, zoom natin yan. So, dito walang problema. So, yung gitna lang. So, select mo yung gitna. Tapos, i-click ko ito. Titignan ko anong gumagalaw. Sa, dun, sa coordinate system dun sa baba. Anong gumagalaw? Yung X, di ba? So, isi-zero ko yung X. Ay, yung size sa X. Zero ko yung size. Enter ko. Then, zero ko din yung position. Ah, nangyari. Wala na siya. Exacto na. So, pwede ko na ngayon. I-click na ito. Yan. Then, sa option, i-adjust na yun. Select ko lang itong area na. Then, tusog natin doon. So, yun yung mga ano, pag kunyari na problema, paano natin naayusin, paano i-fix yung mga minor problems na gano'n. Yun! Uy! Tapos na ako. Sila wala pa. Ito? Ang sa maliit, maliit na, usok natin. Kasi yung gumagawa natin kanina, parang wala tayong point of preference. Usok natin. Ayan. Tapos, siyempre, mayroon pa rin refining stage yan. I-refine pa rin natin yung so, tulad dito, masyado matulis. So, kung masyado matulis, ibig sabihin,
yung portion na ito, kapag militan ko pa yan. Diba? Ito, paliit pa rin ito. Then, itong area na ito, ito lang sa definition 1. So, pinapos, hindi na ito yung dito. Then, pusok natin ang corner ito. Kasi, yung portion na ito, bubutasin natin. So, just natin ito. Okay natin ito. Adjust din natin yun. Tignan natin yun. Tapos ang gagawin ko, parang butas ko ng tama ito. Isip ko kung kanto na ito, no? Pa-plotting ko siya. Ito ko CD. Can I can delete. Select itong babaw na ito. Masal yun. Set. Okay. Then, another reset pa. Pero huwag muna. Sino natin ito. Set ulit. Tapos, UV para ring selection, extrude natin papasok. Tapos, i-fill natin yung selection na to para yun lang ma-adjust. Then, control click drag natin. Palabas. Para pag oras na, nilagyan natin, try natin lagyan sa division surface. Ayun, masyadong kulang sa definition to, no? So, para ma-define yun, itong area na to, okay. Ito, lagyan natin ang konting support edge yun. Yun, ang gumanda yung pilot na. So, ganito dito. Maganda yung kurba eh. Hindi. Kung ganyan naman, hindi ka mag-brush, select mo lang yung area na. Yan sa camera rotate. Yung konti yung konti yung tapos pag okay na yan, natin sa division surface. Pang preview lang natin yun. Tapos may nating clone. Okay. Tapos, yung procedure, maglagay ng Mobra, ay ng cloner, super ang natin ilagit na. Ayan, para exacto na siya tayo dito, sa Taurus. Yung cloner, lagay ko sa ilalim ng Taurus. Then, reset PSR. Sasaka ko ilagay si cloner. Tapos magagawin ko na lang yung cloner mismo, yung plane niya. Bakit mabulat lang? Kasi ito ang, ano ba? Bakit mabulat lang? No? Yung nag-reset PSR ka sa Taurus orientation. Yan o. Tama. Eh, tama naman, nakagitna. Ito ang problema. Nasaan yung pingatid? Ayun, nandunod kasi sa gitna. Ah, nakakapinas din siyang Taurus. Ayun. Ayun o. Tama? Ba't tabingi? Tabingi. Ba't tabingi? Ito kasi,
wala sa alignment. Ito, wala sa alignment. Ayun, ano? Oh. Diba? So, ibig sabihin, ito rin, same procedure, select natin yung edge, then align natin din. Ayun. So, pag nilagay natin siya dun, ayun. So, ang gagawin lang natin is, tapos na nga. Tapos na ako. Pwede na kayo basa. Gagawin ako. So, ano pang kulang natin? Ang kulang lang natin is yung for ito. Shower, shower, shower. Ano pa? Tapos yun, mga detalyeng ganun. Ang apat. Yeah. Mag? Ito pa pala. Uy, may ipin pa pala yun. Ito, question. Sige, paano natin gagawin yan? Yan o. Isa-isay mo yan. Palit. So yan, gagawin natin next week. Tapos na. So tapos na. Start na natin.